palagi mo siyang nililigawan. Yeah, you always pursue this beautiful maiden of Albay. Mas nahihirapan ka, mas pinupursue mo yung babae. Kasi it's a magnet. So it attracts people on all races, local, international. George Cordovilla. I'm 56 years old. I'm a resident of Legazpi. I'm a backup guide sa Bicolandia Outdoor. Pero I work as a guide for a span of more than 30 years. I call this volcano a magnet. Kasi whenever na yung mga mountaineers nakikita nila, it's always your bucket list. So yung advocacy namin is the mountain that climb, yung responsibility is ingatan siya. Kaya ako tinawag na Tiger of Mount Mayon kasi nga because of the number of times I climbed the volcano. At the same time, parang may ano yun, moniker eh. Parang natawa kasi ako yung parang nag-guardia sa vulkan. So I've been to the mountain more than 300 eh. So I lost count already. Iniisip ko na lang yung my first time. Parang palaging bago eh. In 2013 kasi, lumay yung kliyente ko, siya isang porter, pang guide, ito kami lahat. So we were able to climb the crater around 3 o'clock in the afternoon. So in short, we took a lot of victory photos, ganun, so pababa na kami. But unfortunately, nung pababa na kami, the weather started to change. And then suddenly, nakarinig ako ng parang pag-uminga ba? Oh! Parang expand yung vulkan because of the rain. Nahulog malaking bato. So I began contacting Bienvenido Gutierrez. Sabi ko, mag-preemptive ano na tayo, rescue. Sabi niya, George, Sir George, nandito na kami sa baba. Nakita na namin kasama niyo, nasa likuran niyo. After 10 minutes, doon nagkaroon ng ano, parang yung nagpakulukan ng tubig sa kaldero na tinakpan mo na. Singaw siya, pang woo! Yung grupo na pumunta para salubungin yung ano, tatakbuhan sila. Sabi ko, sige na, baba na kayo. Sabi ko, anong bahala dito? The rest of the group began going down. They survived that traumatic day. Pero may naiwan doon si, ano eh, si Bonchay. Nahanap namin si Bonchay doon sa kabila gali. Wala na siyang helmet. Sabi niya, nung sumabog yung vulkan, nung lumayo siya, tumakbo siya sa kabila. So nag-roll siya. Kaya tumama niya to. Na-fracture. So end up in a slope. Doon siya nag-stay. All the way up to Camp 2, it took us more than 36 hours just for one person. That incident prompted the government, the local, to ban climbing. Kasi nga, sabi nila, unpredictable na yung vulkan. Because of that, marami nag-illegal kasi nga hindi siya regulated. So recently, there was an apprehension sa isang trail sa San Roque, Malilipot. Makat sila early morning. They came all the way from Manila. There were about 31 climbers, including the organizer. Tawag yan backdoor mountaineering. Kung saan yung bawal, naakit pa rin siya para maano niya yung negosyo. Kasi yung barangay naman na mobilize together with the local police from Malilipot. So sila na yung naka-apprehend dun sa grupo. Go with the group, legitimate group na may passion for climbing. Tinuturuan kayo ng mabuting asal kung paano gumalaw sa bundok. Kung inalagaan mo sarili mo, dapat alagaan mo rin yung bundok. Sinasabi kasi ng iba, ay, ang ganda ng bundok. Tapos, giiwan, tapon na basura dito, tapon doon. Kasi when there's passion in climbing, nandun kasama yung responsibility.